Sherla Channel. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Cheryl. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, isang kembot lang yan, isubscribe mo na yan para maging part ka ng aking Shakers family. And also click the bell button para ma-notify ka every time na nag-upload ako ng video. Shakeup in today's video, may isishare ako sa inyo na sobrang galing na treatment para sa ating dandruff. Sa mga nakakakilala sa akin guys, ayan, na-share ko na sa inyo guys na meron akong severe dandruff. Isishare ko lang sa inyo ka-shakeup yung ginagamit ko na treatment na sobrang trusted ko talaga at talagang every time na parang nangangati yung ulo ko, parang bumabalik yung dandruff ko, ayun yung lagi kong binibili. Ayan, sobrang effective nito guys, kaya gustong-gusto kong ishare sa inyo kasi alam ko marami nakakaranas ng ganitong problema sa buhok. So, ano nga ba yung main causes bakit tayo nagkaka-dandruff? So, number one, irritated and oily skin. Number two, yung hindi madalas mag-shampoo. Katulad ko, hindi ako madalas mag-shampoo. Kasi nga yung buhok ko, kapag nag-shampoo ako, lalong, alam mo, kumakawala ganun. Kasi buhaghag nga yung buhok ko. So, hindi ako madalas mag-shampoo. Nag-shampoo lang ako kasi twice a week. So, madalas, more on conditioner na. Kaya prone ako sa dandruff. So, number 3 is fungus. So, ayan. Yan yung madalas talaga na tumitira sa ating hair. Kasi nga, since oily ang ating scalp, mas mabilis kumapit yung mga dirt. Ayan. So, ayun yung nagiging fungus, guys. Ayun yung nagiging cause kaya tayo nagkaka-dandruff. And madalas kapag may fungus ka, nagiging severe siya kapag pinabayaan mo. Yun yung tinatawag na psoriasis. Yung psoriasis, guys, yung alam niyo yung may parang nagbabalat na talaga yung ulo. Tas, ang daming pula-pula dito. May nakita na akong ganun talagang umaabot na sa likod ng tenga. Ayun yung psoriasis. Parang sakit na siya sa balat. So, number 4 is dry skin. So, hindi lang oily skin, dry skin din, guys. So, kapag dry skin ka, syempre, di ba, alam mo yung sa mga balat. So, kapag dry skin ka, nagbabalat yung mga skin mo. Parang may mga, alam mo, parang kaliskis, di ba, ganun sa balat. So, ganun din sa scalp natin. Pag may dry sa anit mo, ayun yung nagiging cause ng dandruff. Para namumuo siya. Number 5 is sensitivity to hair product. Ayan, maraming ganyan, guys, di ba? Alam ko sa inyo, nangangapa rin kayo sa mga ginagamit nyong hair products like shampoo, conditioner. Kasi hiyangan tayo dyan eh. Katulad ko, papalit-palit ako ng hair conditioner, ng shampoo. Kasi nga, hinahanap ko yung talagang tutugma sa hair ko. Kasi kahit nasabihin ko, yari sa'yo, ang ganda-ganda nung ganitong brand. Sa akin, hindi. So, hindi tayo pare-parehas ng hiyang na shampoo. Depende pa rin talaga sa hair products. So, kailangan mo mahanap yung pinaka-swak na shampoo and conditioner para sa'yo. Para mahiyang talaga yung buhok mo and hindi ka magkaroon ng dandruff. So last is skin condition like eczema, psoriasis. Ayan, yun yung talagang mga severe na condition ng dandruff. Ayan, ako kasi guys, nagpunta ako sa derma 6 months ago kasi nga yung dandruff ko talaga is sobrang kate, sobrang laki. As in, talagang makati talaga siya guys. As in, alam mo yung namumuo na sa ulo ko. And halos buong ulo ko talaga meron ng dandruff. Ganun talaga katindi yung dandruff ko. Kaya nagpa siya akong magpunta sa may derma. Nagpa-derma ako. So, nasabi niya nga fungus na nga daw yun. Pero may binigay siyang shampoo sa akin. Ang mahal, ganito lang kaliit. Siguro mga 50 ml tapos nasa 300 plus na. So, medyo mahal siya. Pero effective siya guys. Ayan, may review ako. Ilalagay ko yung link sa baba kung gusto niyo makita yung review ko dun sa product na yun. Pero sobrang effective nun. Kaya lang medyo mahal talaga siya. So, dahil nga hindi na ako nakabalik dun sa akin derma, ayan, bumabalik yung dandruff ko. Kung makikita niyo yung dandruff ko guys, may video ko na susuyod ako. Ayan, i-insert ko na lang dito guys. Nagsusuyod ako kasi suyod yung pantanggal talaga sa dandruff na malalaki. Talaga ang dami naglalaglagan as in nalalaki. Hinahayaan ko lang yung dandruff kasi ayoko talaga magkamot kasi nahihiya ako. Syempre, lalo kapag nakaitim akong damit, kitang-kita yun, di ba, na naglalaglagan. Kahit konting kamot lang ng ulo ko, may nalalaglag talaga na dandruff as in. Kaya sobrang nakakahiya. Nakakababa yun ang self-esteem kapag merong ganun dandruff. Kaya iniiwasan ko talaga magkamot. Kapag kasi pinabayaan ko siya, ang nangyayari naman, kumakapal yung akin dandruff sa ulo. So, kapag kumapal na yung dandruff sa ulo ko, yun yung time na kinakamot ko na siya. As in, kinukot-kot ko na siya. And ang lalaki na nakukuha ko, mga ganun, no? Ang lalaki talaga. As in, buo. Tapos, alam mo yung parang nakatusok na mismo yung buhok doon sa mismong, ano, balak ko ba? Ganun katindi yung dandruff ko. So, syempre, dahil kinamot ko siya ng kinamot, ayun, susugat na yung ulo ko, tapos babaho na yung anit ko. At ngayon, ka-shake-up, nahanap ko na yung sagot sa aking problema na sobrang dali lang hanapin. Ayan, so papakilala ko na. Sorry, ang dami ko sat-sat ha. Syempre, gusto ko lang kayong bigyan ng background. So, this is the Selsun Blue Pro X. Ayan siya, guys.
Ayan. Available to in sachet and meron din siya yung nasa bote. Ito yung binibili ko kasi mas ano ko siya, mas madali lang siyang gamitin kasi isahang gamit lang. Hindi mo na kailangang tansya-tansyahin. I got this for only 34 pesos. I know medyo pricey siya pero kasi extreme talaga to guys. Dalawang klase yun. Yung isa yung regular lang. Tapos ito, yung pang-maintenance lang. Ito yung extra strength with menthol. Ito guys kasi para to sa itchy scalp, yung sobrang kating-kating na yung ulo mo, ito yung gamitin mo guys, sobrang effective. Ito ay meron selenium sulfide 1%, tapos meron siya honey extract super moisturizing formula. So, sa mga shampoo, kailangan meron siyang moisturizing level. Ayan. Kailangan kasi ma-moisturize yung ating scalp para talagang lumambot yung ulo natin. Kasi nga, oily and dry yung ating scalp eh. So, dapat na ma-moisturize rin siya. Hindi lang yung skin natin yung na ma-moisturize, dapat yung ating scalp din. So, babasahin ko muna yung kanyang claims. Ang init. Ang init. Sabi niya dito, it's fight dandruff and control recurrence. Ayan. With selenium sulfide to help control anti-dandruff flaking and itching. It's superior moisturizing for soft and manageable hair. With extract of natural French honey to restore hair and scalp hydration for lasting moisturization. Anti-itch. Added with menthol to help soothe itchy scalp. Ito yung kanyang ingredients. Ayan, nababasa nyo ba? Ayan. So, ayan yung kanyang ingredients. Sige ko nabasahin guys. Ayan. Ayan, so sabi niya dito, caution, contains selenium sulfide, fight, avoid contact with eyes or damaged hair. So, ang paggamit nito guys, twice a week. So, dapat meron kang dalawang shampoo para kasya na siya sa isang linggo. Ginagamit ko siya every night kasi ang disadvantage nito sa buhok ko, dahil makunat yung buhok ko, kahit na sabi niya moisturizing siya, matigas pa rin siya sa buhok ko. Pero mas malambot siya compared sa mga na-try ko na ganitong product ha, yung anti-dandruff shampoo. Nakapag-try na kasi ako yung Nizoral, yung color green, mas matigas kasi sa buhok yun. Ito mas malambot. It's parang conditioner lang din siya. Tapos saka mo siya babanlawan. Ang nagustuhan ko sa product na to, kapag ina-apply mo siya sa buhok mo, kapag sinashampoo mo siya, sobrang lamig niya sa ulo talaga. As in, menthol lang. Menthol to the highest level. Ganun siya ka-extreme yung menthol nito guys. Sobrang sarap talaga. Kaya gustong-gusto ko siya. Ang sarap niyang gamitin guys. Ayan. So, dahil nga matigas yung buhok ko guys, naglalagay ako ng conditioner dito sa bandang lower lang. Kasi ito naman sa, dito na sa anit lang naman siya sinashampoo eh. Tapos naglalagay na lang ako ng conditioner dito sa bandang baba. Kasi matigas nga yung buhok ko. So, yun lang yung medyo disadvantage sa kanya. Pero, kahit naman na medyo dry siya, moisturizing pa naman siya kasi meron nga siyang honey extra. And in fairness guys, ito mabula talaga to sa ulo. Pakita ko sa inyo guys yung kanyang laman. Ayan. Konti lang guys kasi medyo mahal siya. Ayan, ganyan siya. Ayan, color green siya guys. Color green. Tapos yung smell niya, amoy Omega Pain. Ganon yung smell niya. Bango, amoy. I-insert ko na lang guys yung aking before and after ng aking pagsusuyod. Ayan, kasi suyod nga yung ginawa ko para makita niyo talaga yung difference kung may nagbago ba sa akin dandruff. Pero ngayon guys, medyo meron na akong dandruff. Nagpa-collagen reband ako. So, hindi pa ako pwede mag-shampoo. Kaya may nabumuo na naman dandruff sa aking hair. And ayan, i-insert ko na lang yung aking video and I'll be back.
finally, ayan, na-share ko na sa inyo yung pinaka-the best treatment para sa dandruff. Personally, guys, I will recommend this product talaga kasi sobrang effective niya. Hindi ko to i-recommend sa inyo kasi kung hindi ko to try and tested kasi sobrang effective talaga niya pagdating sa pagtanggal ng itchiness and dandruff. Kapag nag-apply ako nito, nawawala talaga yung dandruff ko as in nababawasan siya. Tapos bumabalik lang siya kasi kailangan ko talaga mag-maintain. Kung sakaling gumamit kayo nito tapos nawala na yung dandruff nyo, gamitin nyo yung isa, yung regular lang. Ayun yung pang-maintain para hindi bumalik yung dandruff nyo. Sobrang effective talaga nito, guys, as in, kahit isang beses mo lang siyang gamitin, mararamdaman mo talaga yung effectiveness niya. As in, mababawasan yung dandruff mo. Sobrang severe talaga ng aking dandruff, as in buong ulo ko may dandruff. So kung yun din yung problema mo, I will highly suggest this product. Sobrang effective talaga nito, guys, as in sobrang effective. Ito talaga yung binibili ko, guys, ito yung binabalikan ko sa Watson. Sobrang affordable lang naman niya, 34 pesos, tapos meron ka ng shampoo na para sa dandruff mo. Ayan. I suggest na 1 month gumamit ka nito, guys, twice a week, para mawala talaga yung dandruff mo. So yun lang mga ka-shake up yung thoughts ko about this product. Sana ay nakatulong ako sa inyo at sana nag-enjoy kayo ngayon sa aking video. At kung oo, please give me a thumbs up and don't forget to subscribe. Also, follow nyo rin po ako sa aking social media accounts para mas maging close pa tayo. Thank you so much for watching and always remember, be your own kind of beautiful. So see you on my next one. Bye! Mwah! So, ito lang naman yung binili ko. Karon nagkaroon pa ako ng freebie. Ayan. So, bumili ako nito, Kirlen na Glow Getter. Nabili ko lang ito ng 130.